Inano siya ni Presidential Spokesperson Harry Roque na magkakaroon ng tigil putukan ng gobyerno laban sa komunistang grupo ang Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front of the Philippines. Ito ay mula December 24, 2017 hanggang January 2, 2018. Ito raw ang napag-usapan sa Cabinet Cluster Meeting kagabi. Sa pahayag, sinabi ni Roque na mahalaga ang Pasko sa maraming Pilipino. Idinagdara raw ang tigil putukan para mawala ang pangamba sa panahong ito. Wala mang peace talks si Pangulong Duterte sa komunistang grupo, meron naman yung tradisyonal na ceasefire sa komunistang grupo tulad ng CPP-NPA-NDF. Sabi ng Pangulo, ginagawa daw niya yun, hindi para sa grupo, kundi para sa mga Pilipino. If ever I will declare a ceasefire, it will be bukod sa pagpapatigil sa usapang pangkapayapaan, idineklara pa ng Pangulo na terorista ang CBP at NPA. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana ayaw sana ng tigil putukan pero wala raw siyang magagawa. Ang PNP naman tatalima lamang sa gusto ng Pangulo. I was actually adamant. Ayaw ko sana I did not recommend for the cessation of military operation against the CPP-NPA. But if the President declares so, then we are going to implement. Yung declaration ni Presidente, hindi yon para sa mga kalaban, sa mga NPO, sa mga terorista. Para yon sa mga sundalo at kapulisan na gusto niya na mag-enjoy din ngayong panahon ng Pasko.